Hello everyone, happy new year guys. So 2024 na tayo guys, ano? So ayan, nagpunti doon sa dito sa may Batis dito sa Barangay Bantayan, Negros Occidental. So ang pangalan ng Batis nito guys ay Pangyasan. So sobra akong nasad guys kasi nakita nyo naman, no? So actually medyo masama pa yung pakiramdam ko niyan. So ayaw nga sanang payagan ako ng ate ko na mamulot ng basura. Kaya lang guys, alam nyo naman ako guys, talagang mahal ko ang kalikasan. Kaya ang ginawa ko guys, ayan, pinulot ko talaga guys. And then, alam mo yun, hindi ko talaga kasi kayang sikmurain, no? Kasi first time namin dyan magpunta kasama yung pamangkin ko. Kasi yung sa pinupuntahan namin sa Gumayon, medyo malayo. Kaya nag-decide kami dyan. So, doon sa Gumayon, walang problema. Malinis naman. May mga konti-konti. Pero hindi katulad talaga rito sa Pangyasan, guys. Sobra talaga akong naawa, no? Ayan, kaya so talagang hindi ako nakatiis guys kahit sa masamaang pakiramdam ko. Pinulot ko talaga yung mga kalat, no? And then may mga tao syempre naglalabas sa paligid, no? Pero hindi ako nagsalita guys, no? Kasi syempre bago pa nga lang ako rito sa Negros. Kundi ano ba yung pinakapunto ko rito, no? So hindi lang pakitang tao kundi makita nila na hindi nila ako kilala, no? Galing ako sa malayong lugar pero nag-initiate ako guys na mamulot ng mga basura. Kasi alam mo, dito sa Negros guys, ang style dito walang nawasa rito. Hindi katulad sa Maynila na may nawasa or may nilad. So dito ang gamit ng mga tao, swerte mo kung meron kang deep well or meron kang bomba. Ayan. So sa ate ko meron naman, kaya lang during this time pag summer na guys, so natutuyo yung mga deep well, kaya no choice, dinadala talaga yung mga labahan dun sa Batis. So ang pangalan nga ng Batis na yun ay Pangyasan. So napakahalaga ng tubig, no, nang gagaling sa Batis kasi dito naglalaba yung mga tao, at pag nainitan ka pwede ka ring maligo. So I'm really disappointed guys, no, pagpasok ng taon na to. So grabe, sana naman, no, sa simpleng bagay, kahit sa munting bagay guys na ipinakita ko sa kanila, no, sa mga taong nandoon, maisip nila di ba at the back of their mind na bakit kaya ginagawa ko yon. So I did not utter any words, no, basta kumilos na lang ako. So kasi kailangan natin guys na may disiplina talaga, no? Kasi kung hindi tayo, kung wala tayong disiplina, wala tayong pagmamahal sa ating kalikasan, tayo ang babalikan yan, no? Kaya pagdating ng araw, syempre yung mga kalat na yan, pag dumating na yung malalakas na ulan, aano rin yan doon sa karagatan. So nagiging cause yan ng pollution ng mga species, no? Sa tubig, sa ilalim ng tubig. So dapat talaga mahalin natin ang ating kalikasan dahil kapalit nito ay biyayang handog sa atin, no? So paano na lang kaya kung naging polluted na ang lugar na ito? So saan pa kaya yung mga bata maglalaro, maliligo at maglalaba at sa marami pang gamit ng tubig, no? So aside from that, ang reality nga, yung mga sabon nga na ginagamit sa paglalaba, kung tutuusin, so nakakasira na yun, no, sa tubig. Pero dahil no choice nga, dahil wala pa naman talaga ritong water supply dito sa area na to, so no choice ang mga tao kundi magpunta doon para maglaba, minsan na rin siguro mag-igib, no? Pero wala pa naman akong na-witness, basta karamihan lang doon naglalaba tapos naliligo. So ayun, siguro in the future kung magkaroon ng water supply, no, at kahit papaano hindi na masyadong mahihirapan yung mga tao, kasi alam naman natin water is one of the basic commodities, di ba? So kapag walang tubig, paano na lang? Kaya
sana ma-realize ng mga tao yung sa ginawa ko na yun. So, mag-reflect sa kanilang mga sarili na bakit ko ginagawa yung bagay na yun, no? So, para ma-realize nila na may isang tao na concerned pala sa environment. So, kasi guys, talagang sobrang mahal ko ang kalikasan. Kasi nga nung nandun ako sa Metro Manila, no, dahil sa, you know, napaka-crowded ng place doon at wala kang mahihita doon kundi puro mga usok ng sasakyan. So, kailangan ko pang lumuwas sa mga probinsya para makalanghap ng mga sariwang hangin. So, ngayon, since nandito ako sa probinsya, sana sa maiksing, sa maliit na bagay na to, sino mang makapanood ng video na to, since may mga subscribers din ako rito sa Barangay Bantayan, you might be able to, you might share this video or maging ano, diba, ipakalat natin ang mabuting bagay na sana ang mga tao ay magkaroon ng disiplina, no? Para sama-sama nating alagaan ang ating kalikasan. Kasi to be honest, guys, no, ang Negros naman ay malinis, malinis na lugar, no? Kaya overall, maganda kasi andito talaga yung mga asyenda ng mga tubo, mga mais at kung ano-ano pang iba't ibang uri ng pananim. So overall naman kudos kasi talagang hindi siya, alam mo yun, dinevelop talagang agricultural yung place na to, no? Dito ang pinaka major source ng asukal. So kudos naman dito sa Negros talaga, yun talaga ang kanilang hanap buhay. Kaya ang sarap kaya tingnan, no, na ang ating paligid ay malinis. So ayan, no, talagang hindi talaga yan, guys, pakitang tao, no? Kung masabihan nyo man ako na pakitang tao, the heaven knows what's inside my heart. And yan talaga, guys, yung aking paniniwala sa buhay ko, no? Kasi life is too short. Sabi nga, ang nature, hindi niya kailangan ang mga tao, pero ang tao kailangan ang nature. Kaya mahalin natin, no? Lalo't ako rin ay commentator din ako sa beauty pageant ng Miss Earth. Kaya talagang sinusuportahan ko ang Miss Earth kasi nakarelate ako, no, sa organization dahil walang ibang hangad kundi ang pagmamahal sa inang kalikasan. Na alam mo yon, 'di ba? Katulad na lang nito sa pagtatapon ng basura pag naipon yan. Imagine niyo, guys, ha, na roughly 15 minutes lang akong nagpupulot ng basura. Halos isang sako ang nakuha ko. So hindi ko talaga siya, guys, lahat na napulot kasi napagod na rin ako, no. So who knows, mayroong diba, some other day mayroong makaalala noon, diba? So ang isang bagay na ginawa ko, ipinakita ko lang sa kanila na kung ano ang dapat gawin kasi kailangan talaga ma-educate natin yung ating mga sarili, no? Kasi hindi naman na tayo ngayon with the advent of technology, 'di ba? Alam dapat natin yung mga ganitong bagay kasi tayo naman din ang nakikinabang. So, 'yun, sana lang talaga na maging eye opener sa mga tao rito na mahalin. Mahalin natin ang ating paligid, no? Lalo't nakita nyo naman, guys, napakaraming bata ang naliligo kasi ngayong buwan na to tag-init na rito sa Negros, no? Maybe up until April or May, not sure kasi first time ko pa lang dito. Few months pa lang ako rito, guys, magti 3 months pa lang. So ayan, inumpisahan natin ang New Year kasi naisip ko wala pa naman mga pageant ngayon at talagang mahalagang pag-uusapan. So might as well in this very simple act, no, somehow I can contribute to my community, no? At sana kung makapanood man dito yung mga mamamayan dito sa Barangay Bantayan, you know, wag niyong isipin na pakitang tao lang to, ginagawa ko to para to influence, no? Since nasa social media ako, I really want to influence, no, the Filipinos. Kasi guys, nasubukan kong tumira lalo sa isang British citizen and I'm so proud kasi kung gaano sila kadisiplinado,
you know what, habang naglalakad kami sa ibang bansa yon, there was an instance in Kuala Lumpur and in Thailand. So pag may nakita siyang basura, guys, talagang pinupulot niya, no? So ganun sila, guys, kadisiplinado, kaya naman ang kanilang bansa ay maunlad, no? So dahil sa simpleng bagay na yun, guys, ay disiplinado sila, di ba? So kung minsan nakakalimutan natin, akala natin maliit lang ito na bagay, pero kapag nakagawian na natin 'yan, no? Sabi nga, micro work, no? Micro effect will have a macro effect. So ganun 'yun. So akala natin ilang tuli-tulinada ba, no? Ilang billion ba ng basura ang nakokolekta sa buong mundo. So at least dito sa atin sa Pilipinas, no? Sobrang nalulungkot ako kapag nakakakita ako ng maruming paligid. Kasi tingnan nyo, napaka-friendly sa mata. Ayan, di ba, guys? Sobrang linis tingnan. Ayan, so, alam mo yun, maglaba kayo pag uwi nyo, dalhin nyo na yung mga kalat nyo. Yung mga Clorox, yung mga tira ng, yung mga bottle ng Clorox, no? Mga balat ng shampoo, mga balat ng sabon, at kung ano-ano pa, mayroon pang mga ano dyan, mayroon pang mga diaper. Talaga, guys, pinulot ko, no? So, hindi ako nagdalawang isip na mag-initiate. So, sa susunod ko pang bisita, guys, kung mayroon pa rin, I will still need to do it. Until such time, no? Na maisip ng mga tao na yan ang tama, no? Kasi, napamahal na rin sa akin, guys, ang Negros, no? Especially, this is the hometown of my late father. So dito, guys, ang lugar ng father ko. And sad to say lang, kasi hindi ako bumisita rito noong nabubuhay pa siya. So it's too late na, nawala na siya. Saka pa lang ako nakabisita rito sa Negros. So during my stay here sa Negros, guys, gusto ko maging productive, maging, alam mo yun, may ambag ka sa lipunan, no? So wala, hindi ako nagsalita, guys, kahit isang word. I just picked up the trash, and then ayan, ilagay ko sa sako, tapos ganun. So ganun lang, kasi mamaya isipin ng tao kung kumuda-kuda pa ako, baka mainis sa akin. So kaya hindi na ako nag-talk. So yun lang, guys, maraming salamat sa inyo at Happy New Year ulit. 2024 na, patuloy nyo, guys, subaybayan ang aking channel, mag-subscribe kayo, guys, at maraming salamat dahil more than 1,000 subscribers na tayo. Thank you and God bless.